Magandang gabi mga kadiskarte. May gagawin tayo ngayon. Tumawag po kasi sa atin yung isa sa ating mga subscriber na maghihiram po ng grinder. Nung pagdating ko naman po doon sa bahay niya, may grinder naman po doon. Pero ang sabi po ng gumagawa ay umusok daw po at tuminto yung kanyang grinder, kaya yung ating subscriber ay nanghiram ng ating grinder. Kaya ito po ang ating titignan kung magagawan ba natin ang paraan na paandarin muli. Tingnan po natin muna kung kakayanin natin. Sana hindi po tinamaan yung armature, kasi kung tinamaan po yung armature ng ating gagawing grinder, ay tiyak po, bibili na lang po ng panibago, kasi sobrang mahal po ng armature ng mga grinder. Kahit anong ori po ng grinder, basta armature po yung may tama, bili na lang po kayo ng bago. Masyado pong mahal ang pyesa na yon. Papakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yon. Sige po, tingnan po natin kung kakayanin natin itong gagawin. Ito po yung ating gagawin. Yan. Yan po yung nakasulat dyan na pangalan. Boss. Pero hindi po ako naniniwala na kayo po nito may gawa, boss. Kasi kahit na po ang aking madalas gamitin ay ang Makita Power Tools, eh mayroon din naman po akong boss na power tools. Yung akin pong jigsaw ay boss po yung tatak. At napakatibay naman po. So base po doon sa gumagamit nito, eh dalawang beses pa lamang po niya ito nagamit at tumusok kaagad. So yan po yung tatak niya. Pero hindi po ako naniniwala na si boss po talaga may gawa nito. Dahil sa kulay pa lamang po ay malayo na sa totoo. Yan. So hinala ko lang po dito ay gaya-gaya lang po ito. Yan. Kasi bakit naman po gagawa si boss na dalawang gamit lang po ay hinto na at usok at mag-i-stack up. Yan. Tanggalin po natin. Yan. Hindi po maikot. Yan. Malagatok. Yan. Hindi na siya mapihit. Kahit pihitin natin, hindi na po siya mapihit. Oh. Yan, nadadala na po yung body pag ipinihit natin. Stack up na po siya, umusok daw po base doon sa sinabi ng gumagamit. So ang gagawin po natin, ibubuksan po muna natin. Tingnan po natin kung ano mangyari. Sana po hindi armature, kasi kapag armature po ang may problema, wala na po, pagtapo na po itong unit na to. So titingnan po muna natin kung kaya-kayanin. Buksan po muna natin. Tingnan natin kung anong naging problema. Staka po siya eh. Tignan natin mga kadiskarte kung wala nasunog na windings sa armature. Ito po yung tinatawag na armature. Hindi ko pumakalas yung isang tornilyo dun. Masyadong higpit. Kailangan pa akong barinahin yun. Para lang makuha at saka eritread. Ito po yung armature kasama ito. Saka yan. Buo po yun. Hanggang doon pa po yan. Yan.
sistemin po natin yung mga paa ng armature. Kung okay pa. Sa times 100 ohms lang po tayo. So isa-isahin po. Kaya nakikita nyo yung kailangan po gagalaw lahat yan kung walang putol kahit isa sa ating armature. Konektado naman po yan lahat eh. Babaybayin po natin isa-isa. So okay naman po ang ating armature. Ang laging problema lang po kumakat yung bearing. Yung bearing po nito. Yung nakasuot na bearing po dito. Hindi na siya umiikot. Yan po bearing po yan pero stuck up na po siya. Kung makikita lang po sana sa loob, yung buong bearing po gumigay. Hindi na pumikot yung bearing. Yan. Sunog po. Ito po yung papalitan. Sana makabili. Pero sa palagay ko, mukhang hindi ito totoong brand ayon sa kanyang nakasulat sa body. Pag hindi po ito yung totoong brand at nakasulat doon sa body, ay wala po tayong mabibiling ganito. Dahil yung totoo o yung original na item sa hindi po magkakasya dito. Diyan. Ito po yung problema. Sumura lang po naman sana ito pero mahirap po maghanap ng mabibilhan. Ito po yung armature. Wala naman pong problema sa armature. Armature po yung kasama to. Yung bearing lang po ang may problema. Ito. So, i-replace po yung bearing kung sakaling may mabili. Yun lang po may problema, yung bearing. Ito po kasi may sinusutan pa yan. Na doon siya umiikot. Wala na. Tamalsik na po eh. Try natin itong mga kadiskarte na ibabad sa locker retainer. Saka po kasi yung bearing. Ayaw po umiikot oh. So malamang nag-overheat po ito. Kadalasan po mayroong grasa dito. Nung natuyo po yung grasa, yun din po yung nagpa-higpit dito sa bearing. Yung umusok. Ito. Ayaw na po umiikot. Ibabad natin sa locker retainer para mapagana pansamantala habang hindi pa nakakabili ng panibagong bearing. Kailangan po dito bearing seat. Bearing seat para sa armature. Yan po. Pero yung armature po ito, okay pa. Ano man problema? Ito lang po ang may problema. Yung bearing, yan. So, ibababad muna natin dito sa locker retainer. Mapaikot po natin ulit. Kailangan na po yung palitan pero pansamantala lang po para umandar po ulit. Ito lang naman po yung papalitan. Okay naman po yung armature. Nice naman.
Ibabalik ko na lang po muna ito dito sa kapa rin, di mawala yung mga pisa. Yan. So kailangan po natin ay armature bearing set. Yan. Para dito po. Stack up po. Nadurog yung mga bulita sa loob. Maayos pa naman po yung armature. Wala naman pong problema. Kapag ito po yung nasira, wala na pang dispose na po yung inyong mga grinder o kaya barina. Pag ito po ang bumigay, bilhin nila po kayo bago. Armature. Ito po yun. So, hanggang dito muna po yung ating content. Tutuloy po natin kapag kayo mayari nakabili ng bearing set para dito sa armature na to. Okay po. Buuin ko po muna ulit para hindi mawala yung mga pisa. Shoutout po mga kadiskarte. Shoutout po kay Tia Celine Adra ng Jose Panganiban, Camarines Norte po. Shoutout po Tia. At ganun din po kay Tio Jason Adra sa kanya pong kapatid. Shoutout po Tio. At sa iyong YouTube channel po, ang ganda po ng iyong mga content. Mabuhay po ang A Brothers TV at sa Wildlife PH. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout rin po kay Madam Anabel Bangga ng Naga City. At ganun din po kay Binibining Magayon, Joselina Abilia ng Taiwan. Shoutout po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga kadiskarte, maraming salamat po sa panonood.